Samantala, aprobado na ng mga mismong opisyal ng New Bilibid Prison o NBP ang pagko-concert sa loob ng piitan ng high-profile inmate na si Herbert Colanco. Pinayagan din daw itayo ang mga libangan ng mga preso para mabawasan raw ang mga gang war at sugal sa Bilibid. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Hindi lang lyrics ang pambilibid, pati mismong lokasyon ng music video. Pero pati pala ang isang ito nakuha sa isang tila studio na may stage. Sa Bilibid din mismo kinunan. Paano ba matatapat ang isang tulad ko? Paano yun? Paano ba? Paano to? Hindi halata pero heto yan. Isa sa mga malangyang kubol sa maximum security compound na ni-raid nitong Lunes. At ang bida sa music video, believe it or not, si Herbert C. Herbert Colanco sa record ng mga pulis na leader ng isang bank robbery group bago nakulong sa Bilibid. Herbert Colanco naman siya ayon sa kanyang dalawang album na nirecord din sa nirade na kubol. Isa sa mga yan, naka-platinum o bumenta ng mahigit 15,000 kopya kaya pinarangalan siyang New Male Artist of the Year sa PMPC Star Awards. Daig pa si Alden Richards na nominado rin doon. Sa acknowledgements ng kanyang album, pinasalamatan niya ang ilang opisyal at politiko, kabilang sina Bureau of Corrections o Bucor Director Franklin Bucayo at NBP Superintendent Venancio Tesoro. Gayun din sina Congressman Philip Pichay, Congressman Guillermo Romarate at dating Congressman Prospero Pichay. Nakapagko-concert din siya sa Bilibid. Well, wala namang masama doon sa kung, you know, may mga talents sila. So, anong masama doon, no? Kung they want to showcase their talents. Ang questionable lang doon is that nakita natin nung nag-grade tayo, meron siyang sariling tinitirhan na magkarang small structure, small building, na nandun yung mga expensive equipment, including music equipment. So, VIP, ano na naman yun? Yun ba? Dapat common use yun. Katunayan, batay sa mga nakuhang dokumento ng GMA News, pinayagan ni dating New Bilibid Prison Superintendent Venancio Tesoro si Colanco na magpapasok ng galong-galong diesel para sa generator na ginagamit tuwing may concert. Pati musical instruments, sound system at firecrackers. Gayun din ang 20 concert personnel kabilang ang mga sound engineer, mga miyembro ng kanyang banda, voice coach, choreographer at backup singer pati hair stylist. Si Tesoro rin at si dating NBP Superintendent Fajardo Lansangan ang nag-approve na maipasok sa maximum security compound ang mga computer, LCD, TV, air conditioning system, golf carts at iba pang electrical device at gadgets. Wala pang tugon si Lansangan pero si Tesoro na direktor ng Davao Prison and Penal Farm hindi itinangging pumayag siyang magpasok ng ilang appliances noong direktor siya ng Bilibid mula July hanggang December 2013. Pero ang mga libangan na pinayagan niyang maitayo ay para raw mabawasan ang mga gang war at sugal sa Bilibid. What I did at that time was to introduce activity centers to win away inmates from the clutches of gang influence. It's either your gang or me. Pero I can provide you with privileges, your gangs cannot. Kasi ang gangs now are being used by drug trade activities. I have to dismantle it. May mga natagpuan ding iba pang mamahaling gamit, sex toys, pera at cellphones. Inaalam na ngayon kung sino-sino ang mga tinawagan ng mga inmate habang nakakulong. Gayun din ang mga nakatransaksyon batay sa ilang logbook. Iniimbestigahan din ang posibilidad na may nagtimbre ng raid dahil may mga nakapaglinis na ng kubol. Ang mismong raid naman, isinisi ni Colanco kay dating Bucor Director Junicio Santiago. May personal lang siyang problema. Sana po ay wag naman lang
gamitin yung power niya, no? So, sino po yan? Sino po yan? Si Retired General Tagoy Santiago po. Sabi ni Santiago, posibleng napagsabihan si Colanco ng isa pang presong may personal na galit sa kanya. Si Peter Corao ito na ipinatapon niya noon sa isang provincial jail. Nag-offer sa akin ng 5 million yan, ni-refuse ko. 5 billion for what? To be returned to New Bilibid Prison, compound. Tinanggihan niya ito kaya ipinagtataka niya kung paano nakabalik sa Bilibid si Co. Emil Sumangil, GMA News.